na ng Agriculture Department ang ulat ng oversupply ng kamatis sa Nueva Vizcaya at Nueva Ecija. Dahil kasi sa sobrang supply ng kamatis, bukod sa malaki ang lugi ng mga magsaka, sandamakmak ang nasayang at tinapon na lamang. Si Clazel Pardilla sa report, Rise and Shine, Clazel. Sa bakanteng lupa sa Bambang Nueva Vizcaya, ang bagsak ng kilo-kilong kamatis na ito. Hindi naman mga reject, nag-uumapaw lang ang supply na siya ring dahilan kaya bumagsak ng 3 piso hanggang 15 piso ang farm gate price na malayo sa puhunan ng mga magsasaka. Sana yung 20 man lang, 20, 25 man lang para hindi po ganong tamaan ng farmers. Pero pagka ganong po, lugi po talaga. Yung mga nagdadaang araw, mami, tinatapon na lang po ng mister ko kasi dadaling ko magtatracking, di naman po mabibili. Wala na bang ibig kumuha kahit nga po maminsan ipamigay mo na nga lang. Minsan kukunin nila pagkain ng baboy. Ayon sa Department of Agriculture, natanggap na nila ang report ng oversupply na kamatis sa Nueva Vizcaya maging sa Pampanga. Dali natin dun sa lugar na meron namang kakulangan. So yung scenario in one region, yung oversupply, might be beneficial to another region. Meron tayong kausap na mga institutional buyers, no? The fast food chains na nilink na po natin dati sa ating mga onion farmers, yan din po ay pwede natin ilink sa mga nagtatanim po ng lettuce, ng kamatis. Sinisikap din ng DA na hikayatin ang mga magsasaka na iproseso ang mga sobrang produkto at isulong ang value adding. Sa ngayon, ilang kooperatiba ang ibinebenta ang kanilang kamatis sa Kadiwa Store sa halagang 25 pesos per kilo. Pinag-aaralan namang mabuti ng Sugar Regulatory Administration ang pag-aangkat ng 450,000 metric tons ng asukal. Tanging refined sugar o puting asukal na lamang ang posibleng angkatin na layong gawing reserve o buffer stock ang mga angkating asukal upang matiyak ang sapat na supply at pagbaba ng presyo sa merkado. Sakaling aprubahan, tiniyak ng ahensya na iiwasan ang pagdapa ng presyo ng lokal na asukal at ilalabas ng dahan-dahan ng mga imported. Kami po sa SRA, we're trying our best na makontrol natin yung volume and most importantly yung timetable and schedule so that hindi maapektuhan po yung local farmer. Clazel Pardilla para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine Pilipinas.